Guys, good evening. Bali sa video na to, ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang laman ng aking bagahe. Seaman po ako, medyo matagal na po sa trabaho. Just in case kung natatanong kayo kung ano po ang laman ng bagahe ng seaman. So, isa-isahin po natin. Siguro, may mga makita kayo dyan na mga unusual. Huwag po kayong magtataka kasi anyway sa akin may gamit po yung lahat. So, ito na po. Simulan natin sa unahan. Ito, nagdadala ako ng unan kasi minsan kasi sa barko yung unan kasi doon is medyo malalaki. Ayaw ko po kaya medyo nagdadala ako ng sarili ko. Ganun na din po sa sa kumot. Dadala po ako ng kumot. Kasi ang kumot kasi sa barko minsan maninipis. Tapos yung tela ba, hindi maganda. Kaya nagdadala ako ng sarili kong kumot. Medyo mabigat po ito. Puro, pinabalot ko ng maayos para magkasya dun sa bagahe ko. Tapos may mga daladala akong baterya. Kasi kailangan ko po ito sa mga minsan mga equipment doon ba, pag walang supply na battery, at least meron ako, kaya palagi ako nagdadala ng ganito. Tapos ito mga gamit, personal na gamit. Ito is lavender oil. Ginagamit ko to pampatulog. Tapos dito meron akong supply, salamin, tapos sabon. Tapos yung deodorant, lotion, tapos dental floss, shampoo, may dalawang shampoo. Tapos dito is sabon din, just in case kulangin. Tapos mga medyas, ito mga medyas, marami akong medyas. Importante po yun sa akin. Tapos dito, may dala akong Bex paper rub, at saka Omega. Tapos mouse ng computer, tapos mga spare na yung spectacle ko kasi medyo malabo na kasi yung mata ko. Kaya meron akong dalawang spare dyan. So tatlo po yung dala ko. Dito naman is makikita nyo, meron akong personal na tawag nito, medicine, katulad na lang itong Imodium. Just in case lang. Tapos another deodorant. Tapos sa lumpas, pag medyo sumasakit yung baywang ko, yun, nilalagyan ko nyan. Tapos dito, maraming sa lumpas din dyan. Minsan hindi ko naman nagagamit, pero just in case pag medyo masakit yung likod ko, baywang ko sa parte, yun, yung pantapal ko. Tapos toothpaste, lotion, tapos ito is white flower, tapos ito another medicine, tiger balm, ointment, yun lang. Tapos ito yung nagdadala rin ako ng towel. Yung towel hindi nun maliit, pero thick towel ito, medyo absorbent siya, kaya maganda sa katawan. Dito naman, meron? Meron akong leather jacket kasi minsan naabutan ako ng winter. Kaya nagdadala ako ng leather jacket. Tapos dito, mga mga damit na. T-shirt, pantalon, tapos pajama. Tapos, ito, another pantalon. Wala, nothing special. Tapos yung mga undies. Tapos dito, meron akong tawag nito, pangawil. Kasi minsan sa barko, pag nag-angkurahe, tapos walang maulam, at least may pangawil. Ito sa mga maliliit na isda. Nakaready na yan. Tapos ito rin. Sa mga medyo malaki-laking isda. Tapos ito,
Ito sa pangmalakihan na talaga to na isda. Yan, kahit pating kuha dyan. Tapos dito meron akong alarm clock. Actually itong box na to is ginagamit ko talaga ito sa mga fishing equipment ko, mga fishing kit ko. Meron akong spare dito na tawag nito mga hook, at saka itong mga bait, different colors, yung artificial reef, tapos hooks, mga hooks din yan. Tapos ito, ito yung adapter ko. Diyan ko lang nilagay kasi para ano. Meron akong alcohol. Tapos alarm clock. Yun lang. Sapatos, meron akong dalawang sapatos. Yung isa is normal na panglakad. Yung isa naman is ano, running shoes ko. Tapos meron akong chinilas. Tapos dito yung ibang gamit ko. Actually ilalagay ko na para maayos na. Short, yun, dadala ko ng short camera. Tapos mga computer memory. Tapos dito din yung ano, mga USB ko. Ano, USB. Diyan po nilalagay yung mga navigational program kasi nagtatrabaho po ako sa barko. Kaya yung mga computer programs regarding sa navigation, diyan po nakastore. Oh. Dito meron akong calculator, scientific. Tapos bullpen. Dadala po ako ng bullpen. Yan. Ba't ibang kulay? But mostly ginagamit sa barko is itim naman. Kaya yan, marami akong bullpen. Tapos bumili pa ako ng ano, ito, just in case pag kulangin or yung iba nanghihingi. Kaya bumili ako. Tapos meron akong mighty band sa mga tough fixes sa barko. Yan. Tapos clipper. Tapos parang jump kit ko na rin. Meron akong mighty compass. Tapos ito, matagal na to sa akin, itong Swiss knife na to. Mag siguro mag 15 years na ito sa akin. Tapos flashlight, may dala akong flashlight. Yan. Hindi ito normally ginagamit sa barko kasi hindi ito safety equipment. May sariling gamit po ang barko na intrinsically safe. Pero ito kasi is nasa bagahe ko lang. Ginagamit ko lang talaga yan pag nagta-travel ako. Bali, personal ko. But however, sa barko, hindi ko ginagamit yan. Buhat ng hindi ngayon, ano, hindi siya safety equipment kasi tanker kasi yung sinasakyan ko. Kaya bawal yan. Tapos, meron akong bola. Ito, para hindi naman talaga ito yung normally na binabagay, pero pang personal ko lang ito kasi parang nami-miss ko rin kasi yung laro, kaya nagdadala ako ng bola. So mahilig din ako mag ano, table tennis, kaya nagdadala ako ng ano, table tennis bat. Tapos ito, bula ng ping pong din. Tapos relo, another relo. Ito yung mga relo ko na pang trabaho talaga, pang malakasan ko na relo. Ito. Tapos yung iba is parang bling bling lang yan. Minsan kasi pag naboboring ako, tinitingnan ko lang yan. Tapos natutuwa naman ako, kaya isa yon sa mga tawag nito, yung tinatawag nila na loho, na hindi naman actually kailangan, but however parang nakakagaan naman ng loob pag nasa barko na kasi. Minsan boring kasi, kaya mas maganda may kahit papaano may laruan ka o ano. Tapos documents ko, dyan lang yan, yung documents ko.
Tapos dito yung hand carry ko. Meron akong laptop. Tapos dito, tapos meron akong yung parang journal. Diyan po lahat yung parang book of knowledge. Yung ano na to, itong tawag na to. Sa mga barko to dati na tinatrabahuan ko. Tapos yung mga notes ko dyan. Matagal na yan sa akin. Siguro mga more than 20 years na yan. Kasi simula sa pool, nagka-DT ako, daladala ko na yan. So hanggat ngayon, daladala ko pa rin. Hindi ako sumasampa ng barko pag hindi ko dala yan. Oo. So yun lang po. At least alam nyo na kung anong laman ng bagahe ng seaman. Nothing special naman. Wala naman sigurong pagkakaiba sa mga ibang OFW nagtatrabaho sa ibang lugar. Pero yun lang ang bagahe ko na dinadala ko palagi sa barko. Tapos yung kontrata ko is 6 months, ganyan. Kaya mag-comment naman kayo kung ano yung bagahe nyo na dala o ano yung profession nyo. Alam ko sa mga OFW kasi may mga nurse, may mga iba't ibang mga profession. Opo. So, yun lang. Salamat.